Isang magandang pagbati sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa NOAA. Ang NOAA stands for Nationwide Operational Assessment of Hazards, na ang layunin ay magkaroon ng responsive program ang ating bansa sa disaster risk reduction and management. Ang NOAA po ay binubuo ng iba-ibang disciplines na pinagsama-sama lahat ng research upang ang ating effort sa disaster risk reduction ay maging epektibo. Sa tagal po na nagkaroon ng NOAA, ito po ay na-launch noong July 6, 2012, napag-alaman po namin na ang disaster risk reduction ay nabubuo lang ng dalawang kategorya para maging epektibo. Kailangan po ng magandang warning. Ito po ay responsibilidad ng gobyerno. This must be accurate, timely, reliable, and understandable. At malaki na po ang nagawa ng ating gobyerno. Ang pag-asa po ay gumaganda ang kanilang forecasting. In fact, sa aming mga pag-aaral, sila po ang may pinakamagandang forecast ng landfall ng typhoon. Bagamat marami pong mga meteorological agencies, ang pinaniniwalaan po dapat ng ating bayan ay ang mga forecast ng ating ating weather bureau, ang tinatawag na pag-asa. Dapat pong pakinggan natin kasi yun po yung official na warning na binibigay sa NDRMC upang ating mga kababayan ay maging maalam sa mga panganib na parating. Doon sa warning, kailangan itong matumbasan ng appropriate response kasi ang response ay importante. Kahit na anong warning, kung hindi appropriate ang response, ay mababaliwala ang accurate, timely, and reliable warnings. Pero ito pong response na to na appropriate ay mahirap pong magawa kasi kailangan ito ng edukasyon, kailangan ito ng awareness, kailangan ito ng engagement ng mga tao, at kailangan ito din ng mga magagandang mapa na reliable din. Sa ganung paraan, kapag nagkaroon ng warning, ang mga tao sa komunidad, sa bawat barangay, ay lilikas sa lugar na mapanganib, papunta sa lugar na hindi mapanganib. Sa nakaraang mga disasters natin, ang nangyayari ay marami tayong warning na maganda, pero yung response ng mga tao ay hindi naaayon sa dapat na dapat gawin. Minsan pumupunta sila sa evacuation center na mapanganib rin. Importante po na itong dalawang bahagi na ito na warning na binibigay ng gobyerno ay matumbasan ng tamang response ng komunidad. Pag-usapan po natin yung warning. Pagka meron tayong typhoon o severe weather disturbance na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility, ang una po nating pinakikinggan ay ang ating Weather Bureau na pag-asa. Pero kapag ka nagkamali, ang sinisisi din po natin ay pag-asa. Hindi po dapat ganon kasi ang pag-asa po ay gumagamit ng siyensya. At dapat po nating malamang lahat na ang siyensya ay may limitasyon. Ang ating pong Weather Bureau ay naghihirap para maibigay sa atin ang pinakamagandang forecast. 24 hours, 24/7 silang nagtatrabaho para mabigay sa atin yung pinakamagandang forecast. Pero dapat po din natin matandaan na ang forecasting science or a meteorological science ay may limitasyon. Ito pong nakikita nyo ay isang modelo ng weather na merong severe weather disturbance dun sa pulang outline na nakikita dyan sa imahe. Gumagalaw po yung mga ulap at umuulan, nakikita po. Yung typhoon mismo, hindi po yun ang hazard. Ang hazard po ay yung mga dinadala ng typhoon, katulad ng storm surge, katulad po ng pagbaha dahil sa matinding ulan. Meron din pong lakas ng hangin at landslide kapag ka merong matinding pag-ulan. Yun po yung mga dapat na tinitingnan natin. Pero dahil ang forecasting ng meteorology ng mga severe weather events ay hindi 100%, tandaan po natin na ito ay modelo. Kapag modelo po, pipredict ang future ng nature, hindi po paaring maging 100% yan. Sa aming pong pag-aaral,
ang mga forecasts, no, ng ulan, lalo na lang yung rainfall occurrence, ay humigit kumulang 60 to 70% lamang. Pag mas malapit doon sa napapanahon na forecast, no, ang tawag po dyan ay halos nowcast na, ito po ay siguro umaabot ng mga 85%. Eh pero, paano kapag nangyari yung 15% na hindi siya naging accurate? Sino po ang ituturo natin? Dapat po wala tayong tinuturo kasi na sinisisi kasi yun po yung limitasyon ng siyensya. At dapat pong maintindihan nating lahat na merong limitasyon ang siyensya. Isa pong ehemplo na pwede kong ibigay sa inyo ay yung nangyaring pagbaha doon sa Cagayan de Oro noong 2017 ng January. Bigla pong bumuhos ang ulan. Ang sabi doon sa mga forecasts ay nagkaroon po ng pag-ulan dyan, pero huli na nung nangyari. Nung umaga, nagbigay ng forecast, ang sinabi ay maganda ang panahon. Kung uulan man, ito ay mahina o katamtaman lamang. Pero pagdating po ng mga alas 3, alas 4, biglang bumuhos ang ulan. Ibig sabihin po niyan, nangyari yung forecast na 15% na nagkamali ito. Pero ito po ay dahil sa limitasyon ng siyensya. Dapat po nating maintindihan lahat yan. Ang isa po pong ehemplo ay noong bagyong Nina, noong ito ay tumahak doon sa Catanduanes, papunta dito sa Camarines Sur, pumunta sa Quezon. Ang forecast ay sinabing dadaan ito sa Quezon, Cavite, at lalabas ito ng South China Sea. Pero noong madaling araw, ang nangyari ay ito ay bumaba nung mula sa Camarines at ito ay tumama sa Mindoro. Ibig sabihin po niyan, yung forecasting ng science natin dun sa track ng bagyo ay maaaring magkamali. At dapat pong maintindihan natin kasi, ulitin ko, yon ang limitasyon ng siyensya. Nung ito ay tumahak dun sa Mindoro ng madaling araw, nakita ito ng mayor ng Puerto Princesa. At nung nakita niya yan ng mga bandang alas 4, alas 5 na ito ay tatama ng Mindoro, sinabi niya na, kailangan ko ilikas yung mga tao sa Puerto Galera. Doon sa Puerto Galera, nung madaling araw ng 5:30, ay tinawag niya lahat ng mga ngingisda, iahon lahat ng mga bangka. Ang hindi lang nila na iahon ay yung mga malalaking barko. Kaya nung humagupit ang bagyong Nina doon sa gitna ng Batangas at Mindoro, ay lahat ng mga malalaking barko ay sumadsad doon sa kanilang pangtak. Kung hindi nakita ito, itong pagbabago na ito ng tahak ng bagyo ay marahil marami ang namatay sa Puerto Galera. Kailangan po natin ng mga near real-time information para i-complement yung forecast na days in advance. Kasi po, na sabi na natin na maaari itong magkamali at dapat natin matanggap yan. Pero pag tinanggap natin to, kailangan din natin gawa ng solusyon kasi ayaw nating may mamatay. Gusto natin maging epektibo ang ating disaster risk reduction efforts. Kaya ang Project NOAA po ay ang ginawa, kinomplement yung forecast ng ating Weather Bureau with near real-time data. Paano po ginawa yon? Ginamit din po ang Doppler data ng PAGASA, kinonvert sa rainfall, at naglagay po ng mahigit 1,500 automated weather stations all over the Philippines. At ito ay nagbabato ng datos ng dami ng ulan kada 15 minutos. At nilagay namin ito sa isang mapa. At yung mapa na yon ay nakikita sa cellphone, nakikita sa iPhone, sa Android phones, sa website, at Facebook para makita natin kung saan parte ng Pilipinas nakakasukat ng matinding pag-ulan. Ang nakikita niyo po doon ay mapa ng Pilipinas. At doon sa mapa ng Pilipinas, nakikita natin kung saan umuulan nung humahagupit ang bagyo. Kapag ka nakita natin yon, kung saan umuulan, dapat tignan na natin yung ilog. Kasi kapag ka umulan sa kabundukan, saan ba lalagos yung tubig? No? Kapag umulan, ito ay dadaan sa ilog at bababa ito doon sa mga tinatawag na low-lying areas. Kung nasaan malaki ang mga populasyon, yung mga low-lying communities. Kapag nakita natin kung saan bumubuhos ang ulan na matindi,
titignan na natin yung water level sensor. Pag ito ay tumataas, katulad nung nangyari dito sa Tagaloan, na abisuhan yung Tagaloan ng alas 12. At ang peak floods doon sa Tagaloan River ay nangyari nung 6:10. Pero bago pa ito nangyari, yung peak floods sa low-lying community ng Tagaloan, yung DRRM officer o Disaster Risk Reduction Management Officer ay naglikas na ng mga tao bago hindi niya na makayanan ilikas dahil sa mataas na pagbaha. So, nung mga bandang alas 2, alas 3, na ilikas niya mga tao, bagamat napakalaking baha ang nangyari doon sa Tagaloan, first time in more than 100 years, nagkaroon ng pagbaha. Nag-overtop ng mga dike. Hindi pa nangyari ito in 100 years sa tanang buhay ng mga tao doon. Isa lang ang namatay doon sa dilubyong yon. Kung titignan natin, ang isang bagyo, kapag ito ay dumadating, uulan sa isang bahagi ng lugar. Pero ang water level o ang ilog ay nanatiling pantay. Pero kapag may severe weather disturbance, katulad ng bagyo, ang water level ng ilog ay tataas. Nangyayari ang disaster kapag nagkakaroon ng mga biglang pagtaas ng tubig, katulad po nung nakikita na yon. Ang nangyayari kapag meron tayong biglang pagtaas, dun po ang trick. Ang trick ay catch the river water level while it's on the rise. Pag tinignan natin yung mapa, saan yung umuulan, nasesentrohan natin yung lugar na nagkakaroon ng malakas na ulan. Pag nakita natin yung malakas na ulan na tuloy-tuloy sa loob ng 2 oras, 3 oras o 4 oras, ay dapat na tayong mangamba. Ang sinasabi sa NDRMC, ito ay napag-usapan, ang threshold na ginagamit natin ay 100 millimeters or 10 centimeters o mga ganitong kataas na ulan na nangyari sa loob ng ilang oras. Kapag nangyari po ito, tumatawag po ang NDRRMC do sa pamahalaang lokal, do sa munisipyo, at inaabisuhan yung DRRM officer. Inaabisuhan yung mayor para alamin kung ano ang nangyayari doon sa kabundukan nila. Kapag malakas din ang pag-ulan doon at tinignan yung ilog at ito ay tumataas, maaari na po sila magprepara para hindi po sila aabutan ng sorpresa. Kasi po ang disaster, nangyayari yan kapag ka merong sorpresa. Kapag ang nakita yung taas ng ilog, pagtaas ng ilog, 3 hours or 4 hours in advance, naaabisuhan yung komunidad doon sa baba. At kapag naaabisuhan ito, sila ililikas, bagamat ang oras ng preparasyon ay nasa 3, 4, or minsan 6 na oras, minsan kapag malaki ang ilog, minsan 9 na oras, ang nangyayari po ay na-avoid po natin yung sorpresa. So yung maaaring pagkakamali na mangyari dahil sa limitasyon ng siyensya, ng forecasting, ay nakukomplement o napupunuan natin nung near real-time data. Nagkakaroon tayo ng early warning system on a nationwide scale, dahil nationwide yung ating nilagay ng mga sensors. Pag na-complement yun, napapaganda ang ating disaster risk reduction and management efforts ng ating bansa. Katulad po nitong nakikita ninyo, doon sa mapa na makikita natin sa website ng NOAA, makikita natin yung mga pins, no? Yan po yung mga sensors, no? Na inilagay lang sa mapa. Marami po yan. At imbis na tignan nyo siya isa-isa, kinulayan na namin. Ang tawag doon sa English ay contouring. Pero hindi nyo na kailangan maintindihan kung ano yung contouring. Basta tignan nyo na lang kung ano yung kulay. Pag nakita nyo yung dilaw, doon sa kaliwa, ay makikita nyo yung dami ng ulan. Ang sinabi natin kanina sa NDRRMC, ang threshold ay 100 millimeters. Dito ay may nakikita tayong dilaw at meron tayong nakikitang blue. Doon sa dilaw ay 300 to 400 millimeters. Ito po ay lagpas doon sa 100 millimeters. Ito po ay pag-ulan doon sa kabundukan. Pero kapag naulan na lang matagal ang kabundukan at ito ay mahigit na 100 millimeters, dapat na po kayong mangamba at baka ito ay magtuloy-tuloy pa. Saan pupunta yung tubig ulan? Ito ay lalagos doon sa ilog, bababa ito, at kapag ito ay bumaba, tatama ito doon sa low-lying communities doon sa mga coastal areas. Na maraming mga lugar dito sa Pilipinas ang nandun sa mga ganong lugar. Ang population concentration ay nandun sa mga mabababang lugar. Pero bago ito makababa, yung tubig na ulan na namuo sa mga ilog,
meron tayong advanced information. No? So, dapat natin inaalam yun kaagad. At kapag naalaman natin na malakas ang pag-ulan, katulad nito na nangyari dun sa Ilocos Sur, tumataas ang pag-ulan, ito ay nangyari ng mga bandang umaga, no? late morning, at pagdating ng hapon, pang, tumama ito dun sa ilog. Nangyari nga. At ang advance warning ay 3 to 4 hours. Minsan ito ay 9 hours, katulad nung nangyari sa Butuan. Hindi ito forecasting na nagbibigay sa atin ng preparasyon o informasyon days in advance, 1 or 2 or 3 days. Ito ay informasyon hours in advance. Pero napaka-epektibo, napaka-potent. Kasi kapag kinomplement mo yan doon sa days in advance forecast, nadadagdagan ang ating impormasyon at naiiwas natin ang ating mga kababayan sa panganib. Katulad po ng nangyari dito sa Cagayan de Oro, 1 year after Sendong noong 2011, nagkaroon pa po ng isang malakas na pag-ulan sa kabundukan ng Cagayan de Oro. Makikita po natin yung mga water level sensors. At yung water level sensor na nandun sa bundok papunta sa Cagayan de Oro ay nagtala ng pagtaas ng ilog, level ng tubig, ng mula 1 meter hanggang 8 meters. Ito po ay 7 meters. Ang 7 meters ay halos katumbas ng dalawang palapag. So, nung nakita ito dun sa taas pa lang, nabigyan na ng abiso. Nakita ng mga tao na tumaas ang tubig dun sa kabundukan, saan pa balalagos ang tubig? Kung hindi dun sa ilog ng Cagayan de Oro, pero may impormasyon sila hours in advance. Pagdating nung rumaragas ang tubig dun sa kababaan ng kabundukan ng Bukidnon at Cagayan de Oro, dun sa community na, no, where it is heavily populated, dun sa Cagayan de Oro proper mismo, rumaragas na yung tubig, pero nung ito ay dumadating, lahat ng tao ay nakalikas na. Naiwasan ang isang napakalaking dilubyo, napakalaking disaster 1 year after Sendong dahil meron tayong near real-time information coming from the sensors of NOAA, nagagawa ng DOST-AST, local capacity, locally deployed, locally manufactured, kaya marami po ang nailagay. Gamitin po natin ito kasi ito po ay maaaring magsalba ng buhay ng ating mga minamahal. Simula po nung naumpisahan ng NOAA, ay marami na pong nangyaring mga tinatawag naming disasters that were averted. Simulan po natin noong 1999. Noong 1999, nagkaroon po tayo ng Cherry Hills landslide. Marami po ang namatay dyan. Nagkaroon po tayo ng marami pang mga landslides. Yung Dinggalan landslides, yung Infanta landslides. Nagkaroon din po tayo ng Ginsaugon noong 2006. Ang daming namatay. Mahigit 1,000. Parehong taon, nagkaroon po tayo ng Riming landslides na rumagasa ang mga lahars katulad ng pagragasa nung ito ay tumabon sa Kagsawa, no? Yung Kagsawa ruins na alam nating lahat. Mahigit 1,000 din po ang namatay dyan. Nagkaroon po ng Frank typhoons, nagkaroon po ng marami pa po Ondoy, nagkaroon ng Pedring, nagkaroon ng Pedring and Kiel, nagkaroon po ng iba po pong mga pagbaha, no? At ito po ay marami. Kasama na po dito ang Sendong. Ang Sendong po ang naghudyat sa ating Pangulo para gumawa ng isa pang programa na tinatawag ngayon na NOAA. At simula po nung NOAA ay naitayo, ginamit po yung dalawang bahagi na yon, ano? Yung ating warning at saka yung ating appropriate response na category for effective disaster risk reduction. So, dalawa po ang ginagawa ng NOAA. Sinusubukan po tumulong do sa efforts ng government to have an effective, accurate, and reliable early warning system. At sumusubok din po na engage yung mga tao para mas malawak ang kaalaman nila para tama ang aksyon kapag mayroong warning. Doon po sa warning ay ginamitan po natin ng complementation of forecast information, which gives us days in advance information, at saka nung near real-time information. At simula po nung nagamit yan, nagkaroon po tayo ng habagat. 10 metro ang itinaas ng ilog Marikina mula sa kanyang pinakamababang level.
halos kapareho ng undoy. Mas mababa lang ito ng humigit kung lang ng isang metro. Pero ang 9.52 meters ay katumbas ng combined height ng tatlong basketball ring. Nangyari po ito noong 2012. Pero sa bayan ng Marikina, wala pong namatay noong habagat 2012. Nagkaroon po ng Pablo, ito po yung sinabi ko tungkol sa nangyari sa Cagayan de Oro noong December 4, 2012. Wala pong namatay. Nagkaroon po ng habagat 2013, 8.84 meters. Napakataas nito. Bagamat ito ay mas mababa sa undoy level, napakataas pa rin ito at napakapanganib. Pero bagamat ganoon kataas ang pagtaas ng tubig sa Marikina, wala pong namatay. Nagkaroon po ng habagat 2014, mahigit 8 metro. Malaki pa po yan. Ito po ay pagtaas na katumbas ng halos tatlong basketball ring din. Mataas pa rin. Pero bagamat nangyari ito, walang namatay. Tuwan-tuwa ang Marikina dahil nagamit nila yung mga karagdagang impormasyon para dun sa pag-attain nila ng tinatawag na zero casualties. Nagkaroon po ng ruby, lingid sa kaalaman siguro ng karamihan ay merong mga nangyaring storm surges na tumupok sa mga bahay. Binura niya yung mga bahay dahil sa mga storm surges nung panahong tumama ang ruby. 1,667 houses ang nawala sa munisipyo ng Daram. Ito ay isla. At kung bibilangin natin to, maaaring mahigit 5,000 ang namatay dyan sa isang munisipyo pa lang. Pero bagamat tumama yung storm surges dyan sa Daram, zero casualties doon sa isla na yon from storm surges. Nagkaroon po ng agaton. At ang yung agaton ay nagdulot ng pagbaha sa butuan. Meron po kaming water level sensor dyan na inform yung mayor. Sinabi namin na tataas yung tubig. Nagkaroon nga ng pagtaas ng tubig. Napakataas at ito ay nanatili doon ng siguro mahigit 2 linggo. Pero kung titignan po natin, ay wala kaming water level record. No? Kasi nung aming naabisuhan yung munisipyo, ang mayor po ay tinanggal yung water level sensor dahil natakot siya na baka mabaha yung mabasa yung instrumento. Huwag po natin gagawin 'yon kasi yung siyensya po ay importante. Pag nakapagtala po kami ng datos, maganda na ito ay magamit natin sa mga susunod na mga dilubyo, no? Yung impormasyon po ay napakahalaga. Nagkaroon po ng senyang, ito po ay malakas ang pagbaha. Nagkaroon po ng ining, mataas din ang pagbaha nito sa mga iba-ibang mga ilog. Nagkaroon po ng lando, 30 million cubic meters ng debris flows ang nangyari dito. Tinamaan po ang Gabaldon, Laur at saka Bungabon sa Nueva Ecija. Pero bagamat world-class event ito, dahil maganda ang impormasyon na nakuha ng komunidad at umaksyon ng tama ang komunidad, ay wala po namatay doon sa Gabaldon, Laur at saka Bungabon. Nagkaroon din po ng mga pagbaha dito sa Pampanga, katulad ng pagbaha noong Pedring Inquiel sa Pampanga at Bulacan. At pagkatapos po noon, sinabayan ng Bagyong Nona, I think 1 month or 2 months after. Ganun din po ang nangyari. Malakas na debris flows. Ito po ay mga rumaragasang mga bato. Tinamaan ang Gabaldon, tinamaan ang Laur, pero zero casualties din sa lugar. At ito po ay yung mga sumusunod pa po. Nagkaroon po tayo recently ng Super Typhoon Lawin. Bago yung Super Typhoon Lawin, tinamaan po ang Batanes Islands ng Bagyong Karen at saka yung Nina. Na ito po ay halos total destruction. No? Sa lakas ng hangin, ang laki ng destruction sa Camarines Sur. Kung titignan po natin yung mga nandyan sa taas na yan, yung listahan na nandun sa kulay blue, ang tawag po namin dyan ay disasters averted. Ang disasters averted po, merong negative impact. No? Kasi kapag walang patay, hindi nako-cover masyado ng media. Hindi pa ulit-ulit ang coverage katulad ng Yolanda. Kasi libo-libo, mahigit 6,000 ang namatay. Kapag walang pang namatay,
kulang ang coverage sa media. Ang nangyayari ay kulang din ang atensyon. Kapag kulang ang atensyon, kulang ang ayuda. Hindi katulad nung ayuda na nangyari doon sa Yolanda. At kapag kulang ang ayuda, eh, mas naghihirap din yung mga tao. Kasi hindi lang naman yung tao na namatay ang naapektuhan. Ang naapektuhan dyan ay yung kanilang mga farmlands. Nasira. Nasira ang mga bahay. Kapag kulang ang mga ganyan sa ayuda, eh, nahihirapan yung mga tao. At importante po na sinasabi ko ang ganitong klaseng mga disasters averted kasi meron po tayong mga leksyon na natututunan sa mga disasters that are averted. Katulad po ng mga leksyon na natututunan natin kapag ka merong dilubyo o disaster. At sayang lang at hindi natin naaalam, nalalaman itong mga to sa pamamagitan ng media dahil hindi maganda ang coverage. No? So siguro tayo na rin ang merong kasalanan dyan na hindi tayo masyadong interesado kapag hindi interesting ang balita. Pero importante po na inaalam natin itong mga ito. Disasters averted, kasi katulad ng mga disasters na meron tayong natututunan, ito po ay mahalaga na nalalaman ng mga tao dahil marami pong leksyon na pwede natin matutunan para magamit natin sa mga susunod na mga araw na kung saan natin kailangan harapin ang panganib ng kalikasan. Pero meron tayo pagkatapos ng Noah na makikita na dalawang disaster na nangyari. Kung iisipin po natin, ngayon ay 2017. Ang huli pong disaster na merong mass loss of lives ay nangyari noong 2013. Halos 4 na taon na nawala tayong disaster na malaki involving mass loss of lives. Pero pagkatapos po ng Noah, meron tayong dalawa, no, na nangyari dito. Isa ay nangyari nung Pablo sa New Bataan, Compostela Valley, kung saan marami ang namatay. At syempre, yung alam natin na Yolanda. That is considered a disaster. Natututo po tayo, ano po ba yung mga leksyon dyan? At yung mga leksyon dyan po ay napaka-importante na malaman natin, matutunan natin. Yun po ang ginagawa ng Noah. Inaalam yung mga leksyon ng bawat dilubyo, bawat disaster, para malaman natin yung leksyon na yon at gamitin natin na hindi maulit yung mga maling ginawa natin. Yung dalawa po na yon na nakita natin na nagkaroon ng disaster after 2012, yung Pablo sa New Bataan at saka yung Yolanda sa Tacloban, sa Leyte, at saka sa Eastern Samar, at saka Samar in general. No? Ang nakita po namin ay dapat po na yung ating response ay naaangkop. Kasi kahit na anong warning natin, kapag yung response ay hindi naaangkop, ay nagkakamali po tayo ng ating pagdesisyon. At ang mga mapa po ay napaka-importante. Meron pong dalawang mapa dito. Yung unang mapa, ang tinatawag dyan, ay single scenario map that is largely based on interviews of the people. At yung nandun sa kanan, ay ang tawag dyan ay multi-scenario maps or ang tawag is probabilistic maps, no? Largely ginagawa yan ng mga simulations para yung mga ating mga mapa ay maraming klase. Merong maliit na storm surge, merong malaki, at merong napakalaki, at merong yung mga climate change scenarios. Yung una po na sinasabi na single scenario ay nahahango yan mula doon sa kaalaman ng mga tao doon sa lokal, doon sa lugar. Pero ang problema, kapag ang in-interview mo ay hindi pa nakakaranas ng storm surge na malaki, ay hindi mo mailalagay sa mapa yon. Kahit may eksperto pa, at yung eksperto ay hindi pa rin nakakaranas, ay hindi mo mailalagay sa mapa yon. Kaya ang sinasabi sa Sendai Framework, ang sinasabi sa ating batas, ang sinasabi sa ating, RA 10121, kailangan na ang risk assessment ay merong likelihood, frequency, at saka probability. Yung risk assessment po, kailangan ang ginagamit natin ay yung mga mapa na maraming scenarios, no? Na hango sa mga physics of the flow of water, yung physics ng stability of rocks. At ginagamit po yan ng mga scientists para mapakita sa atin kung ano ang panganib sa isang lugar. Kung ano ang panganib, yung mga hazards katulad ng landslide at storm surge.
Tingnan po natin yung mapa na single scenario na hango sa mga interviews. Noon nagkaroon po ng warning, 2 days in advance, meron na pong warning ang gobyerno. Meron na pong warning ang NOAA na sinabi ang magiging mahigit sa 5 metro ang pagtaas ng tubig dagat. Pero kung ang pagpaplano ay naaayon doon sa single scenario map, no, na hango sa interview, hindi naman alam ng mga tao eh, o hindi natatandaan ng mga tao yung mga nakaraang malaking storm surge. So ang mapa mo ay sasabihin na largely yung coastal areas dito sa Tacloban ay ligtas. Kasi yung violet lang yung nakikita mo dyan na mapanganib. So ilalagay mo yung evacuation centers doon. Maraming hindi nakaintindi ng salitang storm surge kasi English. Maraming hindi umaksyon. Pero marami ding umaksyon at nakaintindi. Lumikas sila, nagpunta sila sa evacuation centers. Pero pumunta sila doon sa evacuation centers na mapanganib din. Na hindi nakita doon sa mapa na single scenario kung hindi pwedeng makita dito sa mapa na probabilistic or multi-scenario. Sana kung meron tayong ganitong mapa bago humagupit ang Yolanda, nakita natin na yung mga evacuation centers ay nasa panganib. In fact, 70% ng evacuation centers sa Tacloban ay tinupok ng storm surge. Sila po ay nakaintindi. Sila po ay lumikas. Pinalikas ng gobyerno, nagpunta sila doon sa evacuation center. Pero doon sila nailibing. Doon sila nagsimatayan. Bakit ganun? Kasi dapat po ang ating aksyon kapag ka merong warning ay tama. At yung aksyon na yon ay dapat tama din. Yung tamang aksyon ay kailangan nakabase sa tamang mapa. At yung mapa na yon ay dapat naaayon sa ating batas. At yung nasa batas natin ang sinasabi, ito ay dapat probabilistic risk assessment. Yung probabilistic risk assessment po na yan, ang sinasabi doon, dapat multi-scenario, nakikita natin kung ano yung mga nangyari nung nakaraan, at hindi lamang yon, pati yung maaaring mangyari na mas malaki pa sa natatandaan natin. Lalo na may climate change. Ano ang alam natin sa climate change? Hindi nga natin alam. Malamang ito ay magiging mas malaki pa doon sa mga ating mga natatandaang mga dilubyo. At dapat yon ay mailagay sa mapa para kapag mayroong warning, tama ang magiging aksyon ng ating mga mamamayan. Isa pa pong ehemplo ay itong nangyari doon sa New Bataan sa Barangay Andap, Compostela Valley. Merong isang evacuation center doon na nandoon sa mapa na sinasabi ay low susceptibility to landslides. Kaya nailagay yan dyan sa lugar kasi sinabi na dyan ang pinaka hindi mapanganib. Pero itong mapang to ay tinatawag nating single scenario. At yung single scenario na yon, ang ibig sabihin ay nahango sa mga interview at least dito sa Philippines, no, ganun ang pamamaraan ng paggawa niyan, ano, based sa interviews at saka do sa expert opinion nung scientist. Pero kapag ganun, single scenario lang, hindi natin nakikita yung mga pwedeng nangyari na mas malaki nung nakaraan, pwedeng mangyari na sa susunod na mga taon at yung mga mangyari dahil sa climate change. Tingnan natin kung anong nangyari dito sa Barangay Andap. Ano? Meron dito tayong mapa ng ilog ng evacuation center. Meron din tayong mapa ng mga deposito. Yung ilog na yon, nung humagipit yung mga tinatawag na debris flows, ito ay rumaragas ang tubig, pero hindi tubig yung laman. 85%, 80% ay bato, 15% ay tubig. Tinabunan niya yung buong lugar ng Barangay Andap. Kasama dito ang evacuation center. 566 people ang namatay dito sa evacuation center na yan. Nakikita po natin yung malaking bato, napakalaking bato, kasi may tao nakikita natin kung gano'ng kalaki yung bato. At marami ding bato na nakapaligid na kung saan nakatungtong yung malaking bato at saka yung tao. Sa ilalim po niyan, 4 na metro, below that man,
is the evacuation center. Bakit po nangyari yun? Naintindihan naman nila? Nag-evacuate naman sila? Sumunod sa payo ng gobyerno. Sumunod sa warning. Pero bagamat sumunod sila, namatay pa rin ang maraming pamilya. Kasi kahit may warning, mali ang aksyon. Nagkamali ang aksyon kasi ang reflection natin doon sa lugar na yon ay hindi na isama yung pananaw na itong ganitong klaseng dilubyo, itong ganitong klaseng hazard or debris flow ay maaaring mangyari doon. Dapat mailagay natin yan sa mga mapa at kayang gawin yan kung gagamitan natin ng pisika, gagamitin natin ng siyensya. Ang NOAA po ay naglabas ng maraming mga mapa ng landslides, naglabas ng mapa ng mga flood hazards at saka ng mga storm surge hazards. At sana po yun ay magamit kasi hindi lang po yung mga natatandaan natin ng mga dilubyo ang nakalagay doon sa mapa, kung hindi mga probabilistic scenarios, multi-scenarios na makikita natin, mabivisualize natin, hindi lang ma-imagine, kung hindi mabivisualize natin, kung paano magplano dapat ang bawat barangay at bawat munisipyo. Saan ilalagay ang evacuation center? Saan ilalagay ang future development? Kasi po, sa mga susunod na mga taon, kahit na ganong kagaling ang warning ng government, kahit ganong kagaling ang warning ng ating weather bureau gamit ang mga near real-time sensors, kasama ang DILG, kasama ang DSWD, kasama po ang lahat dun sa cycle ng prevention and mitigation. Ano? Kailangan po merong katumbas ito ng tamang aksyon. At yung tamang aksyon, uulitin ko, ay napakahirap gawin. Kailangan ng long-term education, kailangan ng engagement, ng awareness, building, lahat po, ma-inspire yung mga tao na umaksyon. Kasi kapag mali po ang aksyon o walang aksyon, kasama po dito yung mga mapa na sinasabi ko na multi-scenario, kasama ang climate change scenarios. Kahit na anong warning ang gawin mo, hindi po magiging sapat ang aksyon at ito ay magiging in vain. No? So, hindi ito magiging epektibo. Ano ba ang sinasabi ng UNISDR dito? Sinulat na nila yan eh. Itong sinabi ko. No? Ang sinabi nila, most disasters that will happen have not happened yet. Sa Tagalog yan eh, ang mga disasters na karamihan na mangyayari pa in the future ay hindi pa nangyayari. Ito po yung sinasabi ko na kapag tayo ay gumawa ng mapa base sa interview, maaaring magkamali tayo. Kasi yung natatandaan natin ay hindi sapat. Yung maaaring mangyari sa climate change ay hindi natin na-imagine. Kailangan na-visualize natin to. At sinabi din ng UNISDR na probabilistic risk assessment simulates those future disasters. Yan po ang mga mapa na ginawa ng Project NOAA simula 2012. Sinasabi din ito sa ating batas, RA 10121. Sinasabi na ang risk assessment must contain the technical characteristics of hazards such as their location, intensity, frequency, and probability. Doon sa mga nakaraan natin mga disasters, hanapin niyo po yung mga news items. Kung tatanungin natin ang mga nadilubyo, simula nung Sendong, lahat yan, Sendong, Ondoy, ang una nilang sasabihin ay hindi pa nangyari ito. Hindi na ikwento ng lolo ko to. Wala pang ganito simula nung ako'y pinanganak. No? Kaya importante na yung ating mga mapa na gagawin para magkaroon ng tamang aksyon ay merong kasamang siyensya. Importante ang mga tala ng mga tao, importante ang historical record, pero kailangan natin ito ma-complement o masamahan ng siyensya. Kasi kaya po nating modelohin yan. Kaya nating gamitin ang ating kaalaman sa pisika ng physics ng flow of water, physics ng stability of rocks. Importante po na maku-complement natin, ma-infuse natin yung siyensya. Ito po ay sinasabi sa Sendai Framework, na kapag ang siyensya ay sinamahan mo ng
mga kaalaman sa lokal, ay gumaganda ang ating impormasyon. Gumaganda ang ating aksyon laban sa mga matinding hagupit ng kalikasan. Wala pong may kasalanan nung nangyari doon sa Yolanda at saka doon sa Pablo na sinasabi natin. Kasi nung panahon po na nangyari ang Yolanda, nung panahon po na nangyari yung maraming namatay doon sa Barangay Andap, Pablo, wala pa po tayong kakayahan noon na mailabas yung ganung sinasabi nating multi-scenario maps at probabilistic maps. Sana meron tayo ng kakayahan nung panahon na yon bago humagupit ang Pablo at humagupit ang Yolanda. Kasi kung meron tayo noon, sana napakita natin doon sa pamahalaang lokal na yung mga lugar na yon na kung saan ang evacuation centers ay mga lugar din na pwedeng tamaan o abutan ng storm surge. Yung sinasabi nating probabilistic risk assessment, sinasabi din yan sa UNISDR. Sinasabi doon sa Sendai Framework. Kasi yun naman po ang sinusunod ng United Nations, ISDR. Sinasabi din po dyan na ang risk assessment should contain the technical characteristics of hazards such as their location, intensity, and frequency. Ngayon, paano ba natin malalaman yung climate change, no? Importante po ang pag-asa kasi ang pag-asa po ay nagbibigay sila ng mga models on doing climate change scenarios, no? Meron po silang rainfall record, yung po nakikita niyo diyan na blue line, at meron din po yung projection ng climate change, ganong karami ang ulan. Bigyan po natin ng isang ehemplo. Kunyari, doon sa once every 100 years na kanilang record, meron silang record ng ulan simula 1950. At napakatagal na nito. At ito po ay merong ng basihan para gumawa ng climate change projection. Yung sinasabi nilang 200 millimeters in 24 hours na nangyayari once every 100 years, kapag tinapat po natin doon sa projection ng pag-asa na mangyayari kapag meron ng climate change scenario, magiging 200 millimeters in 24 hours accumulated rainfall yan. Na mangyayari na hindi minsan sa kada 100 taon, kuhindi once every 15 years. Yung dating nangyayari dahil may climate change na ngayon, once every 100 years, magiging dalawang beses every 100 years. Yan po mga projections na yan ay importante. Kaya po natin nalalaman yan kasi kinakalculate po yan ng mga scientists. Ang tawag sa kanila ay climate scientists. Sila po ay nagtatrabaho sa pag-asa at sinasabi nila kung ganong karami ang ulan na maaaring ma-expect natin kapag ka nagkaroon na ng impacts ng climate change scenario. Pero ano po ba ang ibig sabihin nitong ulan na ito? Hindi naman po yun yung panganib. Ang panganib, hindi yung ulan. Ang panganib ay yung baha na idudulot ng ulan. Ang NOAA po ay kinukuha itong ganitong klaseng dami ng ulan at nilalagay ito sa ganitong klaseng scenario. So, yung ulan ay may katumbas ng pagbaha sa isang lugar. Dahil po ang NOAA ay meron ng high-resolution topographic expertise or tech capability, kaya pong kumuha ng resolution ng landscape natin. Parang ito ay sculpture ng ating bayan sa kung saan-saang lugar. At pwedeng gamitin yung computer models, yung equations, para ito ay mapakita sa taong bayan, dun sa mga municipal officers, DRRM officers, at sa mayor, para makita nila kung nasaan ang daan, nasaan ang mga puno, nasaan ang simbahan, nasaan ang mga bahay nila in relation to the hazard. Para kung meron silang ganong klaseng mapa na kasama yung climate change scenario at yung mga malalaking scenario, makikita nila yung panganib. Malalaman nila kung saan ilalagay yung evacuation center. Kung sa long-term development naman, makikita nila kung saan dapat nilalagay yung mga mall, kung saan nilalagay dapat yung mga infrastruktura para ito ay iwas doon sa mga panganib. In the long term, kapag nilagay mo yung mga mall doon sa mga lugar na walang panganib, ang population ay pupunta doon. At kapag nagpunta ang population doon sa lugar na walang panganib, kahit sa susunod na mga taon, 10 years or 20 years from now, dadaan man yung malaking baha, lahat ng tao ay wala sa panganib. Kaya napaka-importante
ang mga mapa. Kasi ito ay magliligtas sa ating mga buhay dahil makakapaggawa tayo ng mga plano na maganda na dahil nakikita natin yung mga climate change scenarios, nakikita natin yung maaaring mangyari na hindi pa natin nakita. Yan po ang isang contribution na ginawa ng Project NOAA. Tungkol naman sa storm surge, makikita natin lahat ng mga typhoon tracks since 1948. Bugbog sarado ang Luzon, bugbog sarado ang Visayas. Ang Mindanao, dumadaan din ang mga bagyo, kaya lang hindi ganun karami katulad doon sa Central Philippines region at saka sa Luzon. At nung nilagyan namin ng Yolanda strength lahat yang mga typhoon tracks na yan, nakita namin na hindi pa pala sa lahat ay pwedeng mangyari yung ganong kataas na storm surge. Meron lang mga lugar sa Pilipinas na nagkakaroon ng mga malalaking mga storm surge. No? At ang number one dito ay ang Samar. Ang number two dito ay ang Leyte. Pero marami pa pong ibang lugar at nakikita po yung mga impormasyon na yan doon sa Project NOAA website. Kasama po ang Manila Bay, which I think is in the top 30 list. Pero yung mga ibang lugar, kahit nilagyan namin ng Yolanda strength, yung mga typhoon tracks na yan, ay dahil sa siguro hugis ng ilalim ng dagat at saka siguro dahil merong sharp na cliff doon sa tabi ng dagat, ay hindi nagkakaroon ng storm surge na malaki, na maaaring magkaroon ng inundation na malaki sa mga communities in the coastal areas. Probabilistic risk assessment, tulad po ng mga sinabi natin kanina, is required by Philippine law. Kailangan po ito ay sundin dahil ito ay nasa batas. Sinasabi po ito sa Sendai framework and it must incorporate future scenarios including climate change impacts. Paano ba natin maisasalarawan ito, no? Maaring meron tayong ehemplo dito sa Leyte, meron tayong storm surge na maliit, meron tayong storm surge na mas malaki pa at napakalaki. Ito po yung tinatawag nating multi-scenario ng storm surge. Multi-scenario for a particular hazard. Meron din po tayong landslide. Pag sinamahan po natin to ng inventaryo ng mga landslides sa kabundukan kung saan itatala yan, nakikita po natin kung nasaan ang panganib. Ito pong mga mapa namin gamit yung inventaryo of 13,000 landslides since 2003 up to present. Nakita namin na 96 to 98% of the time, doon nangyayari ang mga landslides. Ang translation po niyan, kapag sinabi ng mapa ay dito nangyayari yung landslides, 96 to 98% of the time, doon siya mangyayari. Yung panganib naman ng flood, merong maliit na flood, merong mas malaking flood, at merong napakalaking baha na gaundoy. Pag pinagsama-sama po natin yung hazards na yan, makikita natin kung saan mapanganib ang lugar. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga yung hazard ang ating interes. Ang interest natin ay saan yung lugar na walang hazard? Saan yung lugar na maganda para magkaroon ng evacuation center? Saan yung lugar na maganda for long-term development? Para doon natin nilalagay yung ating mga facilities, doon natin nilalagay yung development para yung population ay mag-concentrate doon. Kasi if people are out of harm's way, wala tayong disaster na pag-uusapan. At yung mga mapa po na ginagawa ng NOAA, nandyan na po lahat ng hazards, and anywhere in all provinces of the country, there still remains anywhere from 30% to 60% na mga walang hazard. Doon po sana tayo magtayo ng ating development. At importante po na kapag ka meron tayong mapa na single scenario, kumpara natin doon sa mapa na multi-scenario or probabilistic. Kasi po, meron tayong gamit dito sa probabilistic mapping natin na ilasasalarawan natin yung hugis ng kalupaan. Nandyan yung ilog, nandyan yung kabundukan, nakikita natin yung elevation. Pwede natin ilapat yung barangay boundary. Pwede rin natin ilapat yung land use map. Yung blue na nakikita nyo dyan, nandyan yung poblasyon.
tapos yung mga kabahayan sa tabi ng kalye. At pwede rin natin ilapat yung mga multi-scenario flood maps. Yung maliit na baha, yung mas malaking baha, yung napakalaking baha. Kasama yung landslide, pwede na rin natin masama. So sa pagpaplano ng isang komunidad, maigi na nakikita natin lahat ng panganib na multi-scenario. Kasi ang preparasyon sa maliit ng baha ay iba sa preparasyon ng malaking baha. Depende sa ating kakayahan, sa kakayahan ng munisipyo, ang pagpaplano nila kung ano ang gusto nilang i-accept na tinatawag nating risk. Bigyan natin ng isang ehemplo, katulad ng for development planning and locating evacuation centers. Ito po yung malaking baha doon sa multi-scenario map na ginawa from simulations and ground validation. Ito po yung single scenario map. Sinasabi dito na itong lugar na ito ay ang pinakamababang lugar na may panganib. So kung ang munisipyo ay magpaplano dahil sinabi doon sa mapa ay dyan ang may pinakamababang lugar na panganib, ilalagay ngayon ng munisipyo ang evacuation center doon o ang development doon. Pero dahil hindi nakita yung panganib, nakasama ang climate change, nakasama yung mga malalaki na maaaring hindi natatandaan ng mga tao, pag nilapat natin ito dun sa panganib na nakita dun sa multi-scenario, yung gamit yung siyensya na may simulations, gamit ang pinakamagandang teknolohiya sa buong mundo, yung LIDAR sa pagmamapa, nakikita natin ang panganib. Kapag gumamit tayo ng ganon, hindi natin ilalagay sa panganib ang ating mga kababayan. Kasi po, sa risk assessment, importante po na alam natin ang hazard, importante po na alam natin kung sino ang tatamaan ng hazard, yun po ang exposure. Importante na makita natin kung sino ang vulnerable, sino ba ang matanda, sino ba ang bata, sino yung may kapansanan. Dahil lahat po yan, pag pinagsama-sama, ang tawag ay disaster risk. So, importante po na bawat munisipyo ay may pagpaplano na kasama ang mga multi-scenario hazard maps para nakikita natin yung climate change impacts at saka yung mga iba pang malalaking dilubyo. Inaalam natin kung ano yung mga, sinong tao ang mga tatamaan. Kasi kapag hindi po natin ginamit yung multi-scenario probabilistic hazard maps na nire-require ng ating batas, we are actually creating the perfect formula for a disaster. Bakit po? Kasi hindi natin nakikita yung scenario on the ground ng panganib ng climate change at saka yung scenario on the ground na maaaring mangyari na mas malaking dilubyo sa natatandaan ng mga tao sa komunidad. Bigyan po natin ng isang ehemplo sa Leyte na naman ito, Northern Leyte. So meron tayong land use, ilalapat natin yung baha, ilalapat natin yung storm surge, ilalapat natin ang landslides. Ilalapat din natin yung plano ng komunidad. Merong dilaw, meron kayong nakikitang dots ng orange o pula ba yan, meron din violet. Pag tinignan natin yung plano, kasama yung lahat ng mga multi-hazards, kasama nung scenario na may climate change impact, at yung plano, tignan natin yung lugar ng relocation. Yung dilaw na relocation na yon na nandun sa kaliwa, makikita natin merong dalawa. No? Merong isang mapanganib na may pula tsaka dilaw, hindi magandang relocation center yon. Pero merong isa pang relocation center na walang kulay, yun ay magandang relocation center. Kapag tinignan naman natin yung itong agricultural area no? Na sinabi ng munisipyo na dito dapat tayo nagtatanim ng ating crops, ilapat natin yung mga baha. Makikita natin na yung hindi lahat ng lugar ay may baha. Magtatanim sila dapat ng mga kanilang palay, ng kanilang mga gulay doon sa lugar na walang baha. Kaya kahit nagkaroon ng baha, ay mga gulay at yung kanilang palay ay okay pa rin. Itong mga recreation center sa kabundukan, hindi naman araw-araw tumahagupit ang bagyo. Hindi naman araw-araw dumadaan ng bagyo. Kapag may warning, ang gawin lang nila ay isara muna yung kalaw spotting center, in this case, no, it's a recreation tourist facility, at pumunta sila doon sa lugar na walang panganib, yung mga walang kulay na pula at orange. Ganun po ang pagpaplano, kasi merong kinatawag na acceptable risk, no, o yung knowledge of risk.
kailangan i-manage yung komunidad, kailangan i-plano yung komunidad, kasi importante po na tayo ay nabubuhay ng maayos kasama ang kalikasan. Ang kalikasan minsan nagiging masungit. Pero kung tayo ay magiging matalino, kung tayo ay gagamit ng siyensya, maaari tayong mabuhay kasama ang sungit ng kalikasan. Dahil hindi naman to araw-araw nagsusungit. Kapag ito ay nagsungit, maaari tayong pwedeng may gawin. Pero magagawa lang natin yon kapag ginamitan natin ng kaalaman, ginamitan natin ng teknolohiya, at ginamitan natin ng siyensya. Ang disaster risk is an unresolved problem of development. Kapag nag-develop tayo ng maigi, nagplano tayo ng maigi, nilagyan natin ng pera ang development ng tamang pagpaplano, nababawasan ang disaster risk. Kailangan gamitan natin ng mapa para tayo ay makapagplano ng maigi. Pero ang nangyayari sa atin, umaaksyon tayo kapag nagkakaroon ng dilubyo. Noong nagkaroon ng infanta landslides, tinggalan landslides, lahat ng pera nandun, lahat ng aksyon nandun. Noong nagkaroon ng undoy, lahat ng pera nandun sa Metro Manila, sa NCR, or Greater Metro Manila. Buhos ang aid. Buhos ang trabaho doon sa lugar. Nung nagkaroon ng sendong, ganun din. Buhos ang pera mula sa iba't ibang sektor, nandyan ang atensyon, nandyan ang media, nandyan lahat ng rehabilitation efforts. Hindi ko sinasabing mali yan. Nung nagkaroon ng Pablo, ganun din. Nung nagkaroon ng Yolanda, ganun din. Ang sinasabi kong mali lang dyan, no? Hindi yung tulong ang mali. Ang mali lang dyan ay it is reactive. Hindi tayo dapat reactive. Hindi tayo dapat a-action at magpaplano at magde-develop ng tama sa pamamagitan ng plano kapag nagkaroon lang ng disaster. Hindi tayo dapat nagbubuhos ng pera kapag nagkaroon ng disaster lamang. Ang totoo po ay ang panganib, ang mga bagyo, ang pagbaha, ang landslide, at ang storm surge ay maaaring tumama sa lahat ng bahagi ng ating bayan. At importante po na tayo ay proactive, hindi lamang tayo magpaplano at aaksyon kapag nagkadilubyo. Ngayon pa lang, sa lalong madaling panahon, ay kailangan lahat ng munisipyo sa ating bayan ay nagpaplano. Kailangan po natin ng mga local climate change action plans. Kailangan po natin comprehensive development plans. Kailangan natin ng comprehensive land use plans. Maigi po na itong mga pagpaplanong ito ay gumagamit ng tamang kaalaman, ng tamang mapa, at pinaplano po ito na kasabay ang buong watershed. No? Kasi hindi lang yung munisipyo. Ang hazards don't recognize administrative boundaries. Ang pagpaplano nila ay kailangan mula sa kabundukan, sa English ang tawag doon ay ridge, dadaan sa lahat ng mga ilog, papatungo doon sa coastal area na kung saan maraming tao. Ang mga munisipyo ay dapat nag-i-integrate ng kanilang efforts, nag-i-integrate ng kanilang pagpaplano. Kasi lahat po ng pwedeng mangyari doon sa lugar na ang tawag ay watershed, dapat pareho po ang pagpaplano mula bundok hanggang baba kasi sama-sama po kayong tatamaan kapag nagkaroon ng dilubyo. Pero giginhawa din ang buhay niyo. Mas maganda ang development, mas maganda ang pagpaplano kapag kasama-sama kayong nagplano ng inyong mga comprehensive land use plans. Magiging maganda po ang ating preparasyon sa mga dilubyo at saka climate change kung atin gagamitin ang siyensya. Maraming salamat po sa inyong lahat.